Kakatrin ang muse ng CPP NPA. Si Kakatrin, siya ang laging na-featured if may interview or press conference ang CPP NPA sa mga bundok kung saan madalas ang hideout nila. There's no info kung ano background niya before siya naging kasapi ng CPP NPA. Known info lang sa kanya yung siya madalas ma-featured sa mga interview or press conference nila sa bundok. So, before tayo tumuloy, click subscribe, click that notification bell for more news update. Sa pagpapatuloy, mag-play tayo uli ng video. So after nitong video clips na ito, magpe-play uli tayo ng video na kasama naman niya si Commander. Ako si Comrade Katrin, NPA ako. Sumapi na sa NPA at maglingkod sa bayan. Antabay lang guys at malapit na natin ipakita ang pagmumuka ni Commander. In the following video is the statement of Kakatrin and the commander of Merlito Command, Ka Jaime Ka Diego Padilla. Mga katagalugan, kabilang na ang Merlito Glor Command ay ubos kayang lalabanan ang lahat ng kontrarebamayan at kontrarebolusyonaryong pasistong paghahari ng rehimeng U.S. Duterte. Tulad ng kanyang idolong diktadurang U.S. Marcos, pupuluting sa kangkungan ng kasaysayan ang rehimeng U.S. Duterte. Kapag ang nagsalita ang gobyerno, ang kanyang taong bayan ay ang nagahari muli. Pag ang hindi nagsalita ng taong bayan at taong bayan ng Pilipino, ito yung mga mamamayan, karaniwang mamamayan na 20% ng populasyon ng ating bayan. Hi, I'm Comrade Katrin from the Office of the Regional Spokesperson, Milito Glor Command, New People's Army, Southern Tagalog. The Philippine Revolution has long been raging war against the reactionary government of the Republic of the Philippines and its imperialist master, the United States. However, the current U.S. Duterte regime's determination to crush the revolutionary movement in the country will be defeated. The people will always fight for national liberation and their democratic rights against the tyrannical rule of the Duterte administration and his cohorts. And with this, the Filipino people are in great need of your support to thwart the imperialist domination in the Asia-Pacific region and weaken their imperialist control around the world. Without the Philippines, the United States will have no door to Asia, less resources for their capitalist monopoly, and no strategic military positioning in Asia. We must end the long and ongoing rotten imperialist system. The revolutionary movement in the Philippines, under the leadership of the Communist Party of the Philippines, is certain to achieve victory. The New People's Army, as the armed wing of the party, will continue to conduct tactical offensives against the state security forces and the imperialist forces, while the National Democratic Front will continue to build a broad united front among the masses. People of the world, let us stand together to fight and end imperialism. Uy, sweet sila ni Commander. Ano meron? So mostly, kasama niya si Commander. Ganun sila ka-close. Kitang-kita naman eh, kung ano man ang klase ng relasyon nila na sa kanila na yun. In the following video, rally of members of CPP-NPA in the EDSA in their 47 years anniversary. National Democratic Front of the Philippines
sinasabi naman ng mabangis na pasismo ang mamamayan sa anyo ng Olo War sa ilalim ng Oblan Kabayabaan ni Duterte. Iba yung militarisasyon sa mga komunidad sa buong bansa. Ang Oblan Kabayabaan ni Duterte na kontra mamamayang pamamaraan ng pagpusa sa problema sa droga, ang pagpapanumbali ng Reserve Officers Training Course o ROTC na isasanib sa matayang edukasyon ng kabataang Pilipino. Sa ganitong malagayay, nagpupumahog pa rin ang imperialistang bayan sa pagbawon ng kanilang mga buo sa leeg ng ating bansa. Nananatili na ang fundamental na suliranin ng masang api ay ang malakolonyal at malapyutan na lipunang Pilipino. Ang lahat ng karahasang nabanggit na patuloy na dinaranas ng sambayanan ang siyang dahilan kung bakit higit na kumababit at niyayakap ng sambayan ng Pilipino ang makatwirang tahas ng tikmang bayan. Hinihikayat ng NDFP Metro Manila Region ang pinakamaraming bilang ng mamamayan, lalo na sa kalungsuran na yakapin ang landas ng pagre-revolusyon at sumabi sa NPA. Kapal ng mukha, no? Sa gitna ng EDSA, doon pa nag-recruit ng NPA? Kakahiya, men! Jologs! Yow! Jejimon! So, hanggang dito muna ang ating programa. Click subscribe, click that notification bell for more news updates.